Ayun, so good evening sa inyo guys. Ngayon po ay November 24, 2022. So good close ulit yung market natin. So mukhang mag-uumpisa na yata yung rally ng market natin. Ha? So very good po yung closing na ating market, 6,530. So finally, nakabalik na tayo dito sa malapit sa console area na to. Kasi 6,500 yung recent na price natin, action natin dito sa index natin. And then 6,700 yung sinasabi natin na malakas na resistance ni market. So very good. Very strong pa rin po yung trend ng ating market. And then, yun nga, nag-gain tayo for 0.31%. So, nag-about phase tayo, di ba, bago magkaroon ng close. So, nagbilihan ulit yung ating mga foreign investors. Meron tayong more than 655 million na net foreign buying. So, tansya ko, more or less, more than 2 point something billion na po yung pumasok na foreigners dito sa ating market. So, nandyan po sila. So, may magsusupport na market natin. So, ako personally, nag-expect ako magkakaroon na rally yung market natin kasi meron nga po tayong ano, mga foreigners na nandyan. Huwag lang siguro umabot tayo kaagad sa overbought condition. Meron pa namang igagalaw si, ano, si PSE market natin. Kaya nga, siguro, most likely, marami tayong makikita na magaganda po ng galawan ng ating stock. So, for today's trading natin, syempre, nauna ito si now natin kasi nagkaroon siya ng breakout doon sa pinag-uusapan natin na ascending flag formation nung isang araw ba yun o kahapon lang yon. So maganda yung breakout niya. Congrats po doon sa mga nagtiyaga sa kanya. So maganda po yung galaw niya. Tapos si Converge. So meron siyang spike. Malapit niya ata sa ano or nauntog ng konti doon sa ano MA 100 pero more than 6% yung galaw niya. Tapos syempre ang gusto ko sa kanya meron din siyang net foreign buying. So tingnan mo nga naman. Bumalik din sila sa funda nitong si Converge natin. Okay, si Aba natin nagkaroon din siya ng bounce. So 11% yung bounce niya kahapon plus another 6% for today's trading po natin. So medyo maganda po yung overall na galaw reversal ni Aba kung yan na nga ba yung pinaka-reversal niya. Hopefully hindi matakot yung iba na nasa kanya kasi lalaki ng mga drop niya, di ba? So tingnan natin bukas, mali mo, meron siyang follow up na galaw. Si dito natin is mukhang broken na yung trend natin. So watch out ng konti kung meron kang hawak sa kanya. As a trader lang naman, syempre. Tapos yung home natin, hindi ko alam kung bottom na yun kasi nung tinignan ko yung ano, yung net sell pa rin siya eh. So malakas, ilang million. 19 million yata yung nakita ko na net foreign selling sa kanya or 9 million. So, silipin natin mamaya. Pero nag-green na po yung candle niya. So, laki ng volume, di ba, na nakita natin. So, nag-test buy tayo kanina. Tingnan natin kung materialize o hindi natin alam, mag-breakdown pa siya. Kasi nga, bearish yung overall sentiment sa kanya. Pero good yun kasi may volume. Sa picture-wise, meron siyang volume. Tapos green yung ano yung candle natin. Tapos yung napakawalan ko ng si Manila Water, sobrang aga napakawalan. So nag-up ulit siya ng 6% for today's trading. So yung ating pinaka-ex date sa kanya naman is by November 28, so Monday. Alam ko Monday yung November 28 natin. So bukas, mag-decide yung mga kasama natin kung hawakan pa rin nila si Manila Water para sa kanyang upcoming na dividend. So mukhang maganda yata yung balita doon sa ano, yung sinabi natin kahapon doon sa bandang Cebu naman, di ba? Para magsusupply siya doon ng ano, ng tubig. Okay? So, yung ating disclaimer guys, pakibasa po ng maigi, yung ating review, sabi natin, is for education purposes lang. So, tapos naman na yung trading natin. Ina-analyze lang natin and then nag-speculate tayo kung ano yung mga susunod na gagalawan ng ating market. Kaya huwag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold mga stocks kasi may risk na involved. So, due diligence na lang po. Aralin mo po yung ano, take responsibility kung ano yung stocks po yung binili mo na lang dito sa ating market. So, make sure alam mo kung dito yung gusto mo. So, di ba, mga dito natics natin. Then, make sure na alam mo yung strategy mo naman sa kanya. Okay? So, follow mo din ako guys dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. So, subscribe ka lang dito kung di ka pa nakasubscribe. So, ngayon maganda yung galaw na market natin, di ba? Nagra-rally po siya. So, join ka din dito sa ating membership button dito. So, kung gusto mong sumali sa ating trading community, so open po siya anytime. So, nag-guide tayo dito makasama natin na traders at investors. Same lang yan so, sa ano, doon sa ating Patreon channel naman. Okay? So, and then kung nakasubscribe ka lang, maraming salamat po. Check mo na lang po yung mga daily upload videos natin plus yung ating blue chips review. Kasi mukhang blue chips kasi yung malakas gumalaw ngayon, pumitik. Meron doon sa mga small caps natin kagaya Nina Now, Nina Aba, yung mga nagbabounce natin na stocks na. So, pero yung focus kasi ng market natin ngayon, kung mapapansin mo yung trend ng index natin is
naka-focus dito sa Philippine indices na stocks natin. So magmamaterialize din 'di ba by November 30, alam ko yung ano, yung MSCI rebalancing, tingnan natin kung meron pang effect token na converge natin kina sino pa ba yan? GGS o JP Cap, yung mga matatanggal kasi or madidemote doon sa kanilang current position. Tapos yung company review, so check mo na lang po yung sample video, profit or loss, yung sample trades natin. Tapos, oh, Manila Water din yung ano, malaki yung trade natin dito last time. Basic indicators, technical analysis, so yung mga pinaka-basic po ng charting. Tapos, syempre, yung ating risk management. So, kahit gano'ng kaganda yung funda ng stocks, bumabagsak siya, and then make sure, alam mo yung gagawin mo kapag malakas yung bagsak ng ating mga stocks. Okay? So follow mo din ako guys dito sa ating Palabi Trader Crypto Koto kung saan nagre-review naman tayo ng ating mga play turn game. So biglang balik ko yung ano, yung presyo natin sa BNB halos mag 300 USD ulit yung palitan niya. So mukhang ewan ko kung kaya niya i-defend yung levels na yun. Tingnan natin siya. Pero sa mga games natin, so check mo na lang po yung mga updates dito. Tapos Nitro Game yung ano, yung huli nating upload diyan, tapos tingnan natin yung ating Facebook account. So follow mo na lang ako dito guys kung gusto mo ng guide rather than mga posts natin dito sa ating mga stocks. Ayan, so andiyan po yung mga posts natin. Tapos yung ating Facebook page. So mamili ka na lang po kung anong gusto mong puntahan, yung ating Bodega Peak. So yung mga mahilig magbasa about sa stocks. So pwede po kayong tumingin dito yung mga updates natin. So although medyo delay tayo sa ano, last November 18 pa yung ano, update ko sa kanya. Tapos money earners, yung ating mga side hustles. So check pa lang po yung mga earnings natin na ginagawa, yung ating mga strategies about sa passive income. Check mo na lang po yan. Tapos tingin tayo dito sa ating Twitter for the summary for today's trading ko natin. So ito yung maganda dito sa market natin. Pag tinignan mo siya, ayan, ito yung nagugustuhan ko talaga sa kanya. Meron tayong net foreign buying ulit na 655.85 million. So marami sa mga blue chips is pumapasok po kasi yung ating mga investors. Kaya nga medyo nandoon yung focus natin. Pero marami ka na rin makikita na ano, may individual na stocks natin na nag-start na mag-reverse ng direction. Sina Megawide, sina Max, napansin ko kanina eh. Nag-i-scan ako ng mga stocks natin. So, bantay-bantay tayo doon sa mga paborito natin na stocks naman. So, finance pala yung malakas ngayon. Sino kaya sa kanila? Tapos, yung ating industrial, medyo nag-drop siya ng 0.54%. Property, nag-drop tayo. Si SMPH yata to. Nag-drop siya ng correction. Services, 38.38%. And then 0.09% dito sa ating mining. So winner natin for today's trading po natin is si finance sector naman. Okay? So Abacor Holdings, ayan. So hopefully maging catalyst to para mag-bounce siya. Subsidiary to form joint venture with Hisource Prime Building to develop a tourism site in Pagkilatan, Batangas. Ayan. So andyan po yung kanyang disclosure. ACN subscribe to shares of subsidiaries Bayog Wind Power Corporation and Pagudpod Wind Power Corporation. So sa Ilocos yata ito mga tanong. For wind projects, yan, located in Ilocos Norte natin. Okay? So Premier Island Power REIT cut its offer price in the run-up to its initial public offering. Kasi medyo mahina yung demand sa mga stocks po ni ano, Mr. Bilar. So nag-cut daw siya ng 25% dun sa price. Ayan, may discount daw dito kay REIT naman natin. Okay? So check mo na lang po yan. So approved na yung ano niya, yung ating IPO. So yung dates na lang ha, nandito yung dates na na-repost natin. Manila Water short-term profit target hits na daw, sabi ni ano, First Metrosec natin, looking to break anew pero hindi natuloy si ano, si LTG kanina. Si Aba natin nag-up siya ng 6.81% kasi meron siyang catalyst, yung joint venture for residential projects and hotels naman. And short-term profit target hit na rin dito kay ano, kay ASN. Tapos si Aboites Equity Venture secured permit to sell fixed rate retail bonds. So laki niyan, 20 billion yung inuutang niya. PLDT gives dito more time to settle 430 million obligation. Ayan. So ito pa rin yung kadikit na news lagi nitong si dito telecoms natin. Ayan. So yan ba yung dahilan kaya siya nagkaroon ng drop for today's trading natin. Sun Life Financial redeems series 2017 unsecured floating debentures. Ito yung pinaka details po ni ano ni PRIT natin. Premier Island Power REIT Corporation. So under siya ng category ng REITs.
Ang offer price is 2 peso. Ang offer period, November 28. So next week na pala to. So maganda review nito over the weekends. Hopefully makita natin yung details ng kanyang prospectus. San Miguel Corporation has already begun its refund effort to motorists affected. Pagcor issued a forecast for revenue generated by POGOS. 10.23 billion daw. Ayan. So, wala, parang nawala na yung usapan sa, ano, sa POGOS natin. Security Bank has partnered with Malaysian-based Consolis for its digitalization. LPC fighting back against the dying of the light. Si Prit natin, okay na. So, may madadagdag ulit dito sa listahan natin ng mga REITs. PLDT extends time for dito to settle its 430 million obligations. So, laki niyan. Babayaran ni ano, halos 1 billion, di ba? 0.5 billion. Yung details ng ating Prit, STI Holding Post, third quarter revenues at 500 million, up by 34%. So, okay naman pala yung una, earnings yan. Peso returns to 56. So, ito yung nakikita ko din na isang reason bakit persistent, di ba nakita nyo naman yung trend natin, very strong ngayon. Siguro, may mga blue chips pa rin na hindi gumagalaw. Pero, yung pinaka-trend ng PSE index natin sa mga blue chips overall is packet, di ba? Very strong siya. So, yung peso kasi natin, lumalakas na ulit siya. So makakatulong to syempre, 'di ba, sa mga ano natin, sa mga transactions. So syempre sa atin, medyo sa overseas na mga kagaya natin, mababa na 'yung palitan natin. Hopefully bumaba 'yung inflation kasi lumalakas kasi 'yung peso power natin eh. Okay? So nag-celebrate siguro kasi si Benjamin Jokno is received praises from legislators in the CA for his track record of competence, integrity and professionalism as a public servant. Ayan. So gusto siya ng ating commission on appointments. Renewables to outpace fossil fuels in a decade. Ito yung ating cryptos, galawan, si Bitcoin and then sa oil. AAB cleared on 12.55 billion bond float. So iba pa ba yung ano, 20 billion na sinasabi natin. So to Trade Asia, si Meg starts Bacolod Hotel Project. Aboites secures yung loan. So, dami niya news. Malay profits rises as store network expands. Peso appreciates to 56 peso level. Tapos yung mga news natin, DMC reveals nickel mine depleted. Ayan, so medyo yung mining sector naman niya. Now, telecom pick up by US for PH 5G initiative. So, kaya mabilis pa yung galaw niya kasi naka 5G. Sinaw natin, CLI, some insider buying, si Aslak shares coming out of 180-day lockup. Ayan, so baka ito yung ano, di ba medyo nag-price drop si, ano, si Aslak natin. Okay? Tapos, ano ba ito? RCBC Easy Trend. So, meron siyang example dyan. Tapos, yung trading natin sa US market kagabi is okay po siya. Actually, representative natin dito sa bandang US, nag-up siya ng 1.64%. And then the rest is okay naman yung galaw ng ating US market. So mamaya silipin natin ano yung meron na galawan naman nila for today's trading natin. Okay? So yun lang muna. Overall picture, okay siya kasi strong yung peso natin. Ayan. So yun yung pinaka main takeaway natin dito sa review natin sa ating Twitter for today's trading po natin. Okay? So guys, yung ating Patreon is always open. So mga gusto nang sumali sa ating trading community, yung mga trades examples natin, sabay ka sa trading natin, actual na trading sa market. So pwede ka pong sumali dito or kung gusto mong support yung ating Palabi Trader na YouTube channel, so pwede rin naman. So pwede ka sumali dito sa ating membership level naman. So check mo lang po yung mga requirements na nakalagay naman sa kanya. Okay? So yung mga gusto ng guide sa market, open po yan. Ayan. So tingnan natin yung summary ng ating index. So makita mo dito, good vibes na tayo eh. Mula first half hanggang mga few hours ng ating second half. Pero mga around, siguro mga 2 PM to, no? Nag-start na biglang mag-degrade yung ano, price action ng index. Pero bumawi din siya. So ito nga, pinitik si, ano, si Converge natin at the close. So congrats dun sa mga may Converge. Laki na, taas na yung ginalaw niya. Tapos si Ali, umabot ito ng, alam mo, umabot ng 4% kanina umaga. So very good din siya. Pero si SMPH, nag-down kasi ng 1.69. So yung ibang properties natin. At saka si Robinson,
nag-drop din siya. So parang kinontra niya yung up ni Ali, kaya nag-drop yung sector ng ano ng ating properties, konti lang naman. GGS is up din siya, so nag-drop si LPG, mukhang nagre-resist doon sa bandang taas, si AGI. So medyo marami sa blue chips nag-drop for today's trading. Pero yun nga, kasi medyo mataas po yung galaw ni Converge, 6.67%. Hinatak niya yung market natin. So 0.31%. Tapos ang laki ng traded value, oh, 5.51 billion, 6,530 na tayo. Lapit na sa 6,7, 6,8, di ba? Tapos yung ating net foreign buying is 656 million. Ayan. So good. Good vibes tayo sa market. 44% foreign participation and then 56% local participation naman. Okay? So, tingnan natin yung galaw ng ating top gainers for today. Sinaw nga yung pinakamalaki. FEU, APC, si Med, 7, si Ayon, si Aba, ayan. Si Converge, Manila Water, congrats, mga Manila Water natics natin. So, ginaya niya yung, talagang ginaya niya yung isang side ng graph natin, di ba, na dumire-diretso na siya. So, Max, M-Wide, ito nakita ko si M-Wide medyo nag-breakout, si Medic, sino pa ba? Ani, nag-bounce na rin siya, SPN EC, ayan, mga SPN na, yung mga mahilig sa, ano, sa solar, ayan, nag-up na rin siya si LR at saka si Ali. Sa worst losers natin, tingnan natin, yung humatak sa market is mga penny stocks, yung karamihan, nagde-drop sila, oh, 7%, 6%, so binawian yung mga penny stocks natin, si AP yung nakikita ko dito, nag-drop siya ng 3%, si dito 2% yung drop naman. Okay? So, yun lang po yung ating nakita dito sa ating market. Ayan. Tingnan natin yung ating mga trending stocks. So, okay. So, very good. Basag yung ating 6,500. Ano ba? Sasaktuhin ba natin yung resistance dito sa ano? 6,547. So, anyway, dito sa picture natin, sa graph, yung ating yung konso niya kung saan siya nagkaroon ng breakdown last time is dito 6547. So parang diyan nag-stop yung ano, yung high natin, 6536 yung pinaka-peak natin kanina. So anyway, based dito sa galaw niya at saka sa run up ng foreigners dito sa ating market, on the way tayo to break yung 6500. And then sabi nga natin, kung sakaling ma-break 'yan, so titingin na tayo dito sa 6700 level. So lagay ko lang dito para hindi tayo masyadong hype. Pero tingin natin may rally tayo and then may potential na mag-overbought si PSE kasi meron po tayong net foreign buying. So ewan ka lang bukas ha, kasi Friday, di ba, minsan nagpa-profit taking yung ano, marami ng gains sa market natin. So anyway, overall picture is very very healthy po yung ating market. So isang buwan na tayo, di ba, na nagra-rally since October 4 yung pinaka-bottom natin and then yung November 24. So more than a month na. Pero nung nag-rally si PSE last time, halimbawa, kukunin ko, hindi naman ganito kalakas yung galaw natin eh. Parang ganito yung galaw natin is from August until February. So medyo mahaba din yan. So ganun din kaya yung gawin ng ating market. So marami tayong makikita na magpipitikan pag ganyan naman yung ginalaw po ni PSE market natin. So anyway, dito lang muna tayo sa ano, current price action index. Is good, very good po yung vibes natin. So kahit siguro nakita ko nagda-drop yung ibang blue chips, di ba? So anyway, susunod din naman ulit sila kapag yung trend natin is na-sustain po ng ating market. Hopefully wala nang negative news sa market natin kasi yung MA20 malapit na mag-align of the stars, di ba? So malapit na siyang umibabaw dito sa ating MA100 naman. Okay? So tingin tayo sa ating global market. Okay. So, ba malakas yung ano ah. Tama ba? Ah, holiday yata. Thanksgiving ba sa ano? Parang may nababasa ako Thanksgiving. So, anyway, parang holiday sa US market. Ito din yung close niya pala. Ayan. So, kala ko may galaw sila ngayon. So, wala silang galaw. Pero dito sa Europe na lang tayo titingin. Mukhang malakas naman sila. Ayan, no? Nag-green sila. So, dito sa bandang Asia, may pagka-mix tayo. No? Pero yung mga drop na nakikita natin, negative 0.25%, negative 0.15%, hindi naman ganun kalaki. So, mas marami yung gainers dito sa Asian market. So, maraming nag 1%. To. Halos 1% yung average ng ano. But dito sa ano, makita mo dito sa bandang Malaysia pala, nag-up siya ng 4%. Kasi po, meron na silang ano, nag-election din kasi dito eh. Meron na po silang proclaim na Prime Minister si Mr. Anwar Ibrahim. Ayan. So nag-rejoice din. Tumaas yung ano, yung ringgit, yung pera naman nila dito. Okay? So overall picture is okay dito sa bandang Asia natin.
And then mukhang holiday nga po dito sa bandang US. So tingnan natin yung ating crypto. Andito pala sa bandang taas yung mga major news dito sa crypto. Naghahanap ako lagi sa baba. Ayan, no? So meron tayong global regulators to target crypto platforms after FTX crash. Ito pa kasi under probe pa si ano eh. Anong nangyari dito kay FTX? Tapos si Binance natin, so natutuwa tayo dito kasi halos mag 300 USD ulit yung palitan, di ba? Nag 260 to, di ba? 250 nung ano, bumagsak sa 15k si Bitcoin, pero nag-bounce siya ng more than 16%. So sabi ko sa inyo, ito lang naman yung madalas na hawak ko, BNB at saka USDT. Hindi pa tayo masyado makapag-trade dito kasi very, very volatile. So, hindi rin naman ako makatutok sa kanya. So, wag na muna kaysa masunog yung, ano, yung mga port natin. So, naka-steady lang tayo sa mga major cryptos dito sa crypto market sa man natin. Okay? So, overall picture is parang namumula sila ngayon. May konti yata siyang correction. Pero, okay naman yung ano eh. Okay pa rin naman yung mga prices ng ating cryptos naman. Okay? So, yun po yung nakita natin. So, balik tayo dito sa ating chart. Mag-usapan natin yung ating mga trending stocks. Unahin natin si Now. Congrats. Mga Noranians natin, nagbabalikan. Ganda ng ano. Ganda ng galaw niya. So, nagkaroon siya ng breakout dito sa flag formation natin. So, tama nga yung ano, speculations natin kahapon. Pero overbought na. Ayan. So, overbought na siya. Nasa 81. Pero meron kasi siyang ano, meron siyang balita. So, kaya pinupupog ng ano, traders itong si ano, sinaw natin. So, lagay na lang natin support 1.2 and then next na resistance natin is dito mga 1.45 o 1. Sabi mo na 1.5 yung pinaka peak niya, di ba? Kasi parang ano naman eh, parang parabolic naman yung galaw niya. Tingnan natin bukas kasi Friday. Hopefully gumalaw pa siya sa mga kasama natin. So, marami ako nababasa o abot daw ng ano. Ano ba yung peak natin dito last time? 6? Ano ba yun? Okay. Nag-18 daw yata to eh. Last time. Ayan o. Oh. Dito. Nung panahon ng ano yan. Ng telco wars natin. Okay? So anyway, too early to say. Pero yun lang naman nabasa ko sa ano, sa invest na rin. So anyway, follow mo na lang yung, ano, yung trend niya. So strong yung trend niya. And then, manage mo lang yung risk mo kasi nasa overbought na kasi si ano eh. Sinaw natin. And then, hindi pa natin alam ano yung mga susunod na speculations ulit sa kanya. Ano mangyari dun sa, ano, sa 5G niya. Maganda yan pag mayroong follow-up na news na sinabi na, uy, mag-start na si, ano, si US na papasok sa 5G sa Pilipinas gamit Sinaw. So, yun, yung mga malalakas na, ano, na driver ng price action natin dito kay Now. Pero sa ngayon, anyway, okay naman yung galaw niya. So, nag-up siya 11.21%. Wala siya masyado foreigners. Minus 413K. Call FMS, ang buyer call. Pa, andito si Rihina. Oh. Rihina yung ating pinaka-main seller naman. Okay? So, yun lang muna. Kung medyo natatasan ka dito sa 1.47 kasi ang upside niyan, parang mataas yan eh. So 13%. So kung parang pero ano naman kasi ganun yung galaw ng ano ng kandila ni ano ni Now natin. Pwede mong temporarily dito lang muna 1.36 naman para hindi ka ma-hype kasi overbought na nga siya. So baka kasi magkaroon siya ng mga shakeouts. Depende sa galaw ng market, pero andito kasi ang tell sign niya is yung ating volume. Ang laki ng volume ni ano. Ninaw natin. Wala man siyang foreigners pero meron naman siyang trading volume enough para mag-cause ng upsurge ng ating price action naman. Okay? So next pa natin si Converge. Congrats dun sa mga may hawak sa kanya. So nag-up siya ulit and then yan, nauntog nga siya dito sa ano. So ito yung kailangan nating lampasan for the next coming few days or bukas, depende sa galaw ng market natin, maganda makita mag-break siya dito, 16 pesos. So, yung fair value niya, tama ba? 20 o 24? Yung nabasa ko na, ano, na fair value niya. So, medyo malayo pa yung lalakbay niya kung ang usapan lang is yung fair value po nitong si Converge. So, anyway, fundamental wise naman kasi okay naman siya. Hindi naman lugi si ano yung Converge. So bumabalik na siya. And then nakalampas na pala siya sa ano IPO which is a very good sign ng reversal kasi lumampas na tayo dito sa ano 14 mga 14 pesos pala yung ano. Ah, kaya pala siya nag-conso dito. Ito yung IPO niya last time. Hindi kasi natin makita yung ano eh bandang kaliwa ayan. So, kaya invest na niyo na lang tignan. So mga 14 which is
halos sakto dito sa anong console area. Okay? So mas maganda makita mag-breakout siya dito sa MA100 para medyo malapit na siya sa kanyang pinaka fair value naman. And then kung meron pa naman galaw si ano PSE, mukhang meron pa naman kasi nasa below RSI 70 pa naman eh. So, meron pa. Hold muna tayo. Sabi ng ano, kasama natin dito sa ano, sa Converge. Pero anyway, based sa price action, so hopefully ma-break natin bukas kung kaya niya kasi malapit lang naman yung 16.6 para next na resistance natin dito mga 18 na yung usapan natin kay Converge. Ang maganda lang sa kanya, meron siyang malakas na net foreign buying. So 6.67% yung galaw niya piso for today's trading. Ayun oh, 38 million. Kahapon meron din siya eh. Alam ko, meron ding ilang million na pumasok dito kay ano, kay Converge natin. So nandiyan lang sila. So 'di ba, bumabalik yung funda ng stocks. Pero may, marami ako nakikita diyan na ano, 'di ba? Yung mga reviews natin sa blue chips, marami pa rin yung ano, undervalued na ano na blue chips natin. So ito nga lang kasi masyadong binagsak yung price niya noon doon sa ating mga MSCI rebalancing, di ba? Hopefully na price in na siya. So SB Equities, Mandarin ang buyer and then Regis call yung ating pinaka main seller dito kay Converge naman. Support is syempre yung ating na break dito 14.9 or 15 pesos naman. So kung gusto mo ng guide sa kanya, so drawing mo to kasi parang may higher low naman siya. And then project mo siya. So medyo malakas lang yung ano, yung chart natin kasi nga matagal na nalugmok. And then suddenly binalikan ng ano mga foreigners itong si Converge. So healthy din yung ano yung volume niya dito. Okay? So ipo nakita natin. So very good. Next si Aba. So finally nag-bounce na siya. Congrats doon sa mga malakas yung loob. Sabi ko lang sa inyo, medyo umiilag muna ako sa mga ganito. Actually, gumagalaw naman yung mga blue chips natin. So, marami tayong choices for today's trading. Pero anyway, nag-retest siya ng konti. So, possibly, ito na yung support natin. Mga 1.88 and then good yung galaw niya. So, nag-up siya ngayon ng... Tingnan natin yung ano. Gano'ng kalaki yung galaw ni ano? Aba, 6.81%. So, malakas. Meron ba net foreign? 2 million. Oh, finally, nagkaroon siya net foreign, no? 2 million. Rihina, yung pa rin si Ma'am Rihina. Rihina, Timson, ang buyer natin, Salisbury Timson, yung ating pinaka main seller. So, siguro naman, siguro may ginagawa siya para mailabas niya yung, ano, yung mga, kasi kumita na rin siya, di ba? Doon pala sa bandang baba, namimili na si ano, Rihina. So, most likely may way sila para malabas sa ibang brokers yung kanyang mga shares. Kasi pwede silang, di ba, pwede mag-swap yung mga broker to broker natin ng, ano, na hindi natin makikita dito. So siguro pwede natin makita sa black sale. Hindi ko napansin kung mayroong black sale itong si Abacor naman natin. So anyway, yan yung support and then immediate resistance is syempre yung ating malapit sa MA100 which is 2.2. Ayan. So tingnan natin bukas. Magre-retest pa naman yan most likely dito sa mga ano, 1.88 for the coming few days natin. Kasi nag-ano na yan eh, nagkatakutan na breakdown na yan ng price eh. So, baka nga hanggang dito lang siya yung mga 2.34. So, anyway, tingnan natin kasi meron naman siyang catalyst, di ba? May nakita tayo doon sa ating Twitter naman. Okay? So, short term, yan lang muna. Pag-usapan natin 2.2 yung immediate na resistance ni Aba natin. Okay? So, dito, tingnan muna natin yung price action ni dito. Mukhang hindi maganda yung chart natin kasi yung balita is yung kanyang utang na 400 million. So, ba tayo niya magbago? Gusto niya kay Aba. Negative 2.04% yung loss niya. Negative 2.9 million. Net sell sa foreigners. Call video on buyer and then Credit Suisse call yung ating pinakamay seller. So, medyo broken yung ano ha. Yung usapan natin last time. So, dito ko pinoproject. Pag pinoject mo dito sa bandang baba, broken na siya. So medyo hindi na valid yung ano, assumption natin na balik siya dito sa uptrend. Either maghanap siya ng support ngayon or magko-correct si ano si dito natin. So lalagay ko yung support niya dito. Yan, yan na lang yung abangan natin siguro kung saan siya possible magkaroon ng bounce kung mag-start na mag-recover yung price action. So broken lahat ng trend natin. Tapos may negative sign yung ano, yung ating MACD formation naman. So utang kasi yung ano eh, nababasa natin. So niyari ni ano ni billionaire sa kanya ano articles with regards sa mga SIM card na pinamimigay daw tapos ang sabi is yun nga binibigyan ng extension ni PLDTC dito para mabayar masettle yung ano yung utang naman niya which is not good di ba kasi debt
yung usapan natin. Okay? So, yun lang po yung nakita natin. Next, si Home. Ito, medyo tignan natin ha, kung mag-materialize yung galaw niya bukas. So, sabi ko sa inyo, nag-try din tayong test buy lang naman. Kasi parang ano siya kanina, malakas eh, 4% yung, ano, eh, yung up niya. Pero anyway, nag-close siya ng 1.73, which is green. So, pero tinitignan ko kasi yung, ano, yung net sell naman natin. Saglit, labas natin yung chart ni Home natin. Malaki. So, pero nag-up siya, di ba? 3.59%. Meron siya net foreign selling na 97 million. So, parang meron ng may malaking lumabas pero merong sumalo, di ba? Kasi most likely Pinoy yung sumalo sa kanya. So, call Abacus ang buyer. So, call ba ang sumalo? And then, Macquarie Mandarin yung ating pinaka-main seller. So, di ba sabi ko sa inyo, parang ang hirap pasukin si, ano, si Home pag ganyan. Puro red. So, finally, nagkaroon siya ng green. So, ngayon, babantayan na lang natin siya kung mag-materialize na magkaroon siya ng bounce. And then ang assignment natin, 'di ba, malapit na weekends. Hanapin natin yung ano, yung fair value ngayon ni Home para meron tayong panghawakan. Para yung nangyari kay ano, kay Converge na 'di ba binagsak siya until ba yung bottom 10 pesos, pero ang fair value niya is more than 20. So ngayon nagka-catch up yung ano, yung fair value niya. So ganun din kaya yung pwedeng mangyari dito kay Home. So ang tanong, ano yung fair value niya? So yun yung hindi ko na research. Ayan, tignan na lang po natin for the coming few days. Pero goods kasi kahit papaano, malaki yung volume na lumabas. Meron naman sumalo and then clino siya ng konti is green. So hopefully temporary bottom ni Home yan. So kung meron siyang green ulit din, ito na yung bottom natin. Pero pag red pa rin yung candle natin bukas, most likely hindi pa yan yung bottom niya. 'Di ba? So bantayan na lang natin siya for the coming few days. Okay? So, good luck sa atin na sumalo dito kay Home natin for the coming few days naman. So, yung gain, 3.59%. And then, net foreign selling po siya. Okay? So, walang catalyst yan, si Home natin. And then, lastly, si MWC. So, the one that get away na naman sa trade natin. So, hindi natin masakyan lahat. No? So, anyway, very good yung trend niya. So, nag-explode na siya ngayon. More than 6% yung galaw niya. 6.5% yung gain niya. Tapos, for the past 2 days, 3 days, net foreign buying siya. So, meron siyang 46 million ngayon. Regis PNB ang buyer. Regis Value QST yung ating pinaka-main seller. So, ginaya niya yung sinasabi ko dito. Ito. Itong area na to. Kasi puro green to. Until nagkaroon siya ng konso. Eh, ngayon, parang ano pa. Parabolic pa yung galaw niya. So, overbought na siya. 90 na yata yung RSI. 89. So, sagaran na yung pagka, ano, bullish ni ano, Manila Water. So, very good lahat ng indicators. And then, ito yung maganda sa kanya. Laki ng volume, no? So, bakit ko nga ba binenta to si ano, Manila Water natin? So, natagalan yata ako sa kanya. Dito ako nagbenta, mga 18.9. So anyway, congrats po dun sa mga nag-hold sa kanya. So good, di ba, na-hold mo siya and then umangat pa yung, ano, yung price. So nag-breakout siya ng konti dito sa resistance which is around 20 pesos naman. So kung matuloy siya, major resistance niya is dito sa 23.35 pesos naman. So good yung project niya sa Cebu. Ha. Pag medyo natuloy yun, so okay po yung na-catalyst para dito kay Manila Water natin for the coming few days. Tapos, meron siyang, ano ba yung nakita ko? X-date pala niya. So, check nyo na lang ha, kasi X-date by November 28, which is Monday. So, ang pinaka last day na magano ka, magdi-decide kung aalis ka or i-avail mo yung dividends is bukas na yun, kasi X-date. Monday, opening ka agad, X-date. X-date na siya, di ba? So, yan yung ano natin. Para dito kay, ano, kay Manila Water po natin. Okay? So, check mo na lang. Yung ating price is merong support kasi na malaking volume. Baka ito gusto nyo yung mga dividends naman, di ba? Nakita natin kina DMC last time. Ano siya, bago yung X-date, nagkumpulan yung mga foreigners. Kaya lang, after naman ng X-date, nagbentahan yung karamihan ng foreign investors naman kay DMC, which is nakabawi naman na siya ngayon, di ba? So, anyway, yun lang muna yung ating nakita dito sa ating market. Very good. So, lumampas tayo. Ang tagal na natin dito sa above ng MA 100, which means meron tayong rally. Tapos strong yung fundamental ng market kasi meron tayong marami tayong nakita, more than 2 billion na net foreign buy po dito sa PSE
market naman. Okay? So yun lang muna yung ating review. Meron pa tayong isang trading day. So bago tayo mag-close, please don't forget to subscribe dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Join ka lang sa membership po natin kung gusto mo ng guide. Yung ating crypto ko to, follow mo na lang Facebook account, Facebook page, Bodega Peak Money Earners. Yung ating Twitter and then yung ating Patreon is always open sa mga kasama natin na gusto ng guide dito sa ating PSE market. Check nyo na lang po yung ating Palabi Trader na Patreon channel naman. Okay? So yun lang. Maraming salamat. Happy trading po bukas.